direction sign na sa paso pa ng naghihipit tayo. Barangay clearing or road clearing operations 2.0. Pero ang barangay hall, nasa Bakheta. Ay, ako po, hirap yan. Nakasanayan ako kasi, di ba? Ito yung challenge talaga sa mga nakuuno ngayon. Paan ninyo po gagawin yan? I think there was an advisory of the local government of Manila that yung mga barangay hall or yung mga establishments ay pagbibigyan po ng isang metro lang sa bangketa. Kasi nga dahil wala na mong paglilipatan ng mga barangay hall. Ewan ko kung sinunod po yun na talagang 1 meter lamang. At ako ah, sinasabi ko po sa inyo, napakarami po talaga. I am a proud Manilenyo at saludo ko kay Yorme. Pero Yorme, sana ho ay umikot-ikot ulit sa Maynila. Lalo ngayon na merong road clearing operations 2.0 na tertiary roads ang pinag-uusapan natin. Ang dami-dami mo talaga. Ang dami-dami. Naniniwala dito. Si Boss Mark na naniniwala ka na magandarin mo yan eh. Anyway, sige mo. Diretso tayo sa ibang detalye mo ng mga balita. Tapos sumigilan na naman po ito. Eto nga, kapatid, alam ko nag-trending na nito ko sa Facebook na pang-igil. Nagsisisi naman ang mga kabataan sa nagawa, pero hindi rin nila inakalang masusunog ang tindero kasama ng mga lobo. Ayon sa bag maker, hydrogen air ang ginamit sa lobo kaya umapoy. Mahal daw kasi ang helium. Hydrogen balloons are cheaper than the helium balloons, but the helium balloons are safer po. Pero yung hydrogen, pinapayagan pa rin po ba yan? I think it's not allowed in Quezon City, but since nga po may demand for floating balloons, eh, we must cheaper. Kaya po most of the time, they purchase po those balloons po. I hope air, may floating power siya. Nilinaw naman ng Manila Police District na hindi pa sila nagsasampa ng kaso laban sa mga kabataan. Hinihintay pa nila ang desisyon ng biktimang si Oliver Rosales. Noong muna ay sinabi niya hindi na siya magsasampa ng kaso, pero nagbago ang kanyang isip matapos sumarap sa programong Wanted sa radyo. Since nangyari na ang kaso na lapse na ng time, katulad na rin nila, the case will be fine, pero yung in a regular filing. Sa ngayon, mananatili muna sa mga alaga ng DSWD ang mga kabataan. Pakiusap ngayon ni Mayor Scott Moreno sa Netizen. Huwag kang tiyanong sakta ang mga bata sa viral video. Umaksyo, Gary De Leon, News 5. Pero sana naisip din nila yung maaaring mangyari dun sa matanda, di ba? Yung nagtitinda lang po, yung angat na nagtitinda lang po ng loko. Ang hirap pinagpipan, hindi nyo po masisi yung reaksyon ng sambayanan. It became viral over the social media on what happened to that poor man na nagkahanap buhay. Nagpapayin na lang mo siya sa pagkakataon na may lobo. Aba, silaban mo ba naman yung lobo? Sabihin natin hydrogen air, whatever it is. Still, hindi mo inisip yung maaaring consequence. No? Ngayon, ikaw yung parang may inis na o parang magmamakawa na, ano ba yan? Ba't kami na po? Well, to the public, mga kapatid, huwag mo natin gawan ng mali ang isang mali. Diba? Yun din lang po yung paalala. At I think the main reason why Mayor Scott Moreno parang broadcasted this is kasi ho, syempre ho, may mga buhay pa rin ito itong mga bata. On the other hand, kumbaga itong binibigay ko parang insight sa inyo,
as much as we want na parang sabihin nang ba dapat magdusa o dapat din ho eh maramdaman ng mga naturang kabataan yung ginawa nilang mali dun sa matanda, eh yung mismong biktima ho, whatever yung kanyang maging decision, irespeto ho natin yun. Huwag ho natin ilagay yung batas sa sarili natin mga kamay. Tandaan niyo ho yan, ha? Yung minsan mga salita niyo ho sa Facebook, yung pagbabanta, hindi yung siya nakapabuti. Lalo na kung hindi mo naman talaga alam yung pinaka nangyari. Pero at least, di ba, nabigyan mo sila ng atensyon at hindi mo dapat din sila talaga basta na lamang hayaan. Kasi yung pag ganyan na parang hinayaan mo, lalakas ako yung loob ng mga yan na parang, oh, hanggang ganun lang naman yan. Di ba? Hanggang banta lang naman kayo. Gawin nyo, sabihin nila, di ba? Kapag gusto mo gawin yan, hindi mo na kailangan sabihin na, nasapakin na kita, nasapakin na kita. Hindi ka mag-react. Nasapakin na kita. Eh, pag gusto mo talaga sapakin yung tao, sasapakin mo na talaga yan, di ba? Baka ganun mo yung maging insights nila din at the same time. Pero, on both ends, dapat mo talaga mapapalusaan in a way na kaya ng mga bata, ha? Kaya ng mga bata. Pero syempre, hindi mo tama yung ginagawa natin na ganyan na pang-titrip sa mga naghahanap buhay na tama na kababayan natin. Regarding sa road operations 2.0, ito maganda mo yung sinabi ni Lena Enriquez Relay. Minsan, sir, mo talamanin naman sila mag-uli, lalo na sa tapat ng school ng anak ko. Tinapaon kasi nila na malapit ng mag-uwian. Twice na po nangyari yun. Hindi na namin alam saan kami papuesto kasi residential naman yung tapat ng school. Sana daw consideration about sa school. Oo nga naman, mga barangay chairman, huwag naman kung okay. Eh kasi kung uwian naman eh, meron lang certain period of time. I think may mga schools ko na sinasara yung certain road. The barangay officials, sila na po yung nag-initiative, isara yung road na nasa pinbinhob yung school para hindi na kasi mapusukan ng mga sasakyan para at least yung mga motorista kung sila man, susundo sila sa mga anak nila, sila lang yung allowed sa loob at madali doon sila makakalabas. Consideration nga naman. Pero sabi ni Toy Puts Gadits sa Paranaque, naka-double park na mga sasakyan, dapat pamismo sir ng barangay hall. O, sa may San Antonio Valley 1, tapat din daw ng school, malapit lang sa city hall ng Paranaque. Aray ko po, ano nangyayari dyan? Sa Imus din daw, sabi ni Baby Ruth Sartido, NDF, NSC, yung kalsada para pag may ari ng tapat ng bahay. Bad vibes naman yan. Oo. Ganun din daw sa Bacolod City, si Jenny or Johnny Sparrow, basketball team, barangay hall dati, pero ginawa na ng police stations at ginawa na rin impounding area. Paano na makakapag-basketball naman ng mga bata sa amin? Ababaliktad naman po pala sa kanila. Sige. Anyway, sige, we will try to read some of your comments pa po mamaya dyan sa inyong mga messages sa ating Facebook Live. Pansamantala, mga kapatid, makibalita muna tayo sa labas ng himpilan, 5:28 na po ng umaga. Aktibong barangay kagawad inireklamo ng panggagahasa ng isang 21 anyos na babae sa Maynila. May morning report si Justine.